Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Kindly share this live video. Welcome to Love of Jesus Evening Prayer and Devotion. At i-share po natin ang live po na ito. Tapusin po natin hanggang dulo. At tayo po ay mabibless po ng salita po ng Diyos. Share po natin bago tayo manood. Bago tayo magsimula. Bago tayo magsimula. Praise God. Sound check, sound check. Bago tayo magsimula. Hello po, Sister Alpha. Pakishare po ang video po natin. Hello po, good morning po. Ay, good evening pala. Good evening sa Sir Joey Salvador. Hello. Sister Jingjing, hello. Paki-share po ang ating pong video. Hello po sa inyong lahat. Please comment po, please comment. Hintayin lang po natin ang iba. Good evening po. Pakitag po, paki-comment po. Paki-share po yung ating pong video. Paki-mention po ang inyo pong mga family and friends. Good evening, Sister Nancy Icaro from Cavite. Share po. Sister Rose, hello po. Ito, okay. Magandang gabi po. Excuse me po, excuse me po. Hello po, Sister Elby. Hello, Ma'am Moradora Cruz. Ma'am Cheryl ng Batangas. Hello po. Please comment po, please comment. At paki-share po ang video po natin. No? Kamusta na po kayong lahat? No? Kung gusto niyo pong magpasalamat sa Panginoon, i-type niyo lamang po yung pasasalamat niyo, yung mga answered prayer at yung mga prayer request po mamaya po. Ah. Hindi po ngayon, yung prayer request mamaya po siya. Okay, yung pasasalamat po natin sa ating pong Panginoon. Yan, pakitag po, pakamention po ang inyo pong mga kapamilya, no? At mga kaibigan. Hello po, Sister Teresita. Hello, Ate Joy. Pagaling po kayo. We will pray sa resulta po ng ECG po ninyo. Share lang po natin. Pakishare po ang video sa inyo pong timeline, sa inyo pong GC bago tayo magsimula. And at exact 8 PM, we will start po. At exact 8 PM, we will start. Meron pa tayong 9 minutes para mag-start po. No, share po natin. Kasi sayang po yung Word of God eh. Gusto po natin marinig po ng lahat. No? Shout out po sa aking asawa. Magandang gabi. I love you so much. I hope na makita kita rito sa video. Hello po, magandang gabi po sa kay Ma'am Eden. Magandang gabi po sa inyo. Sa 14 po na nanonood, no, can we type good evening Lord, no? Good evening Lord. Mag-good evening naman tayo sa Panginoon, no. Hello po si Sir Bina, Sir Louis Reyes and family, magandang gabi po. Hello sa Pompak family po natin, kung meron po na nanonood. Mag-comment nga po yung mga taga Pompak family po natin. Baka nandiyan na po kayo, hindi lang po kayo nagko-comment. Please comment po, please comment. Good evening, Lord. Yan, lagay po natin. Malaking L po, ah, malaking L. Huwag po maliit na L.
Share po natin. Isa na ba yung love of Jesus? Praise God. Sa mga hindi po nakanood kanina, no, maganda po yung topic po natin kanina. No? It's about all things work together for good. No? All things work together for good for those who love God. No? Sa mga pangyayari po sa buhay po natin, maganda o hindi, meron pong magandang plano si Lord. No? At hindi magbabago yung napakagandang plano ng Panginoon sa buhay po natin. It doesn't mean na hindi tayo dadanas ng mga negatibong bagay. No? Dadaan po tayo dyan, pero malalampasan po natin ang lahat. Amen po ba? No? Hello po, Sister Clyde Branzuela Brigoli from Cebu City. Sige nga po, paki-comment nga po uli ang inyo pong mga places, no? Yung inyo pong mga provinces or city. Hello po, Sister Alpha and family. Hello po sa inyo. And nakalagay po sa akin t-shirt, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Philippians 4:13. Hello, Maricel Robles Perez. Hello po, magandang gabi. Share po natin ang video, share po natin. Praise God. Si-share po natin sa ano naman po. Meron pa tayong 7 minutes, matagal-tagal pa po. No? Kamusta na po kayong lahat? Hello, Sister Banji Robles ng Bulacan, ng ating pong pinsan. Hello po, kamusta? From Atimonan, saan po yung Atimonan? Laguna po ba, Cavite? Ayan. Si Brother, ayan, itag nyo po, i-mention nyo po ang inyo po mga kaibigan. Hello kay Brother Lance Mendoza, watching from Qatar. Wow! Hello, Lance. Oh, Lan pala, Lan. No, kamusta na, Lan? Kamusta dyan sa Qatar? Last 6 minutes po mag-start na. Quezon po, Quezon ang layo. Quezon province po, no, Ma'am Teresita. Layo niyo po ah. Hello po, Sister Janet De Guia. Kamusta po kayo? Kamusta po, Sister Janet? Watching from Balayan, Batangas. Kila Ma'am Shirel. Wow, San Mateo Rizal. Sir Joey Salvador. Nalayo po ninyo ah. Para tayong ano ah, iba't ibang sulok ng mundo, sa sulok ng mundo. Santiago Reyes, nakabalik na po sa Mexico. Praise God. Sa kapatid po ni Sir Louis, nakabalik na sa Mexico. Praise the Lord. Si Sir Louis, taga Quezon City. Shout out po sa daughter po ni Sister Merlin sa Qatar. Hello po. Magandang gabi. Sige po, baka meron po kayong gustong shout out. Unahin na po natin ngayon. Hanggat naghihintay po tayo. Kasi ang alam po nila, alas 8 tayo nagsisimula. No? Exact. 8 nandiyan na po ang iba, sigurado po yan. Praise God. Shout out ho yan, kay Sister Violi Piquinto and family. Hello po. Praise God. Pakishare po sa ano, sa 700 Club group po natin. Pakishare po roon. Shoutout po kay Leia Victoria Encarnacion. Watching from 13 Martires, Cavite. Sino pong nag-invite sa inyo, Ma'am Janet, dito sa ating pong online? Paki-comment, mapakitag nga po. Praise God. Meron na lang ho tayong 4 minutes bago mag-start. Pa-shoutout po kay Sharon Ludovice. Hello. Sister Elby from Novaliches, Quezon City. Si hello kay Jin Saking. Tiga saan ka, Jin Saking? Praise God. Share na lang po natin sa ano. Tapos na ho tayo. Magsisimula na ho tayo maya-maya. Shoutout po sa bawat isa. Shoutout kay Melvin and Carla Constantino of Sydney, Australia. Hello sa inyo. Pakishare nyo po sa inyo pong mga mahal sa buhay po sa ibang bansa. No? Pakishare nyo po para marinig po nila ang ating pong
shout out para po sa kanila. Praise God, praise God. Last 2 minutes, ano? Last 2 minutes. Mag-start na po tayo. Praise God, praise God. We will start now, no? In a while. Last 2 minutes. Shout out po. Shout out sa husband ko, si Jojo Polimar. Hello po, si brother Jojo. Kamusta po kayo dyan? Shout out po. Yan. Shout out po kay Elmer Villamor, Lodobisi ng Qatar. Wala po sa 700 ko po. Nakita yung post ninyo. At sa rin po, Christian ng family ko. Wow, praise God po. Praise God, no? Tayo po ay, ito pong ministry po natin, pwede rin pong manood yung mga, meron pong mga simbahan na. But doesn't mean na gusto kong agawin po kayo sa inyo pong church, no. Ang aking intention po ay makapag-share po ng Word of God, ma-encourage, ma-empower po tayo ng Word of God, and makapag-pray po sa inyo. At kung may church po kayo, doon po kayo talaga mag-church, okay? Doon kayo magsisimba, ito po ay support na lamang po para po sa inyo. Alright? And, tayo po ay mag-start na. Hello po sa 26 na nanonood po ngayon at sa bawat pamilyang nanonood. I-comment nyo rin po yung kasama nyo po sa bahay, yung asawa po ninyo, anak po ninyo, apo, o hipag, bayaw, no? Ilagay po natin dyan. Shoutout po sa kapatid ko. Andito si Jane. Hello, Jane, Jericho, Kisha, Nio, Carla Lucas, and si Kai. Tama po ba? Si Kai, hello. Kamusta kayo dyan? No, magandang gabi. Shoutout po sa Perer Family. No, sa Liat family, Barasi family, no, sa mga nanonood po sa atin, sa Icaro family, hello po, Mendoza family, Owadsin family, Sir Rain Chloe and family, sa Mendoza family, sa Reyes family, Baskigin family, hello po sa inyong lahat, no. Lodobisi family, Dasmariñas family, Incarnation family, no, at sa lahat po ng nanonood, sa Digsman family, kay Clarice, advance happy birthday Clarice, bukas na ang birthday mo, alam ko. No, nawa, maging masaya ka sa birthday mo, no? Advance happy birthday. Can we type advance happy birthday Clarice? No, kay Clarice, no. Siya po ay anak ni Tita Helen de Guzman. Shoutout din po kay Michelle kung nandiyan po, kay JR kung nandiyan po, no? At sa kay Kuya Eric, no, kay Tito Eric kung nandiyan po. Hello po, shoutout po sa inyo. Pa shoutout, sabi po ng aking asawa, shoutout ko raw po siya kay Joyce Ann Isho Duyan, ang aking pinakamamahal, mua, chup chup. No, at I love you so much. Makinig kang mabuti, no. Ang mensahe na ito ay para sa lahat. Hello Ricky Ishan, sa Igar family, Nyola family, Mangada family, Carloy family, no, Noriega family, and Domingo family, at sa lahat ng pamilya po dito sa Service Road, no. Magandang gabi po sa inyong lahat. And we will start, and let's all pray bago tayo magsimula, no. Can we type thank you Jesus? Can we type thank you Jesus, no? Tayo muna ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. People, let's all pray and let's thank the Lord. Yan. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po Panginoon sa oras po na ito. Nagpapasalamat po kami. It's such a great night with you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And tonight, Lord God, is the night of worship. It's a night of thanksgiving. It's the night, Lord God, na makita po namin, Lord, yung makapal na presensya mo sa aming pong kalagitnaan, sa bawat tahanan na naririto, nakasama ko sa bawat pamilya, Panginoon. Ang panalangin ko, patuloy mong ibuhos ang iyong espiritu sa puso at buhay ng bawat isa. Puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig, biyaya at pagpapatawad. Sorry po, Lord, sa lahat po ng aming pong kapalpakan. At sa gabi pong ito, patuloy po naming maranasan, Lord God, yung spiritual na pagpapala na yung salita na nanggagaling po sa inyo. Pagalingin mo po ang bawat isa. Palakasin mo po ang bawat isa. Lord, bigyan mo ng big hope ang bawat isa. Sa lahat, Panginoon, na nade-depress ngayon pa lamang, bigyan mo po sila ng peace of heart and mind. At Lord, sa lahat po ng sinasabi nila na talunan sila, Lord. Lord, bigyan mo po sila ng tagumpay sa mga oras po na ito. Because, Lord God, we are a victor, not a victim. Ngayon pa lamang, Panginoon, sa aming pagpurit, pagsamba at pag-awit po namin, Lord God, ikaw po ang siyang maitaas at maihiyag sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay mag-comment at magsabi po ng Amen. Palakpakan po natin ng Lord.
Amen. At tayo po magsisimula na sa ating pong awitin para po kay Lord. Alright. Ang laki po ng mukha ko, no? Pagpasensyahan nyo, no? Alright. Sige po, tayo po iaawit sa Panginoon, no? Kung handa na ho kayo, sabayan niyo po ako sa ating pong pag-awit sa ating pong Lord. Hallelujah. Praise be to God. Yan, tayo po iaawit sa Panginoon. Amen. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found joy in reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Is to worship you. Minsan pa tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon. When I look, when, amen. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Let's worship the Lord. I worship you. I worship you. Is to worship you, only you. I worship you, and I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Worship you.
live is to worship you. The reason I live is to worship you. For the last time, yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi po ng Amen. Amen and Amen. Praise God. Alright, sige po. Tayo po ay magsabi po ng Amen. Can we type Amen? Tayo po ay magsisimula na po sa ating pong pag-aaral po ng message ni Lord. Praise God, praise God. No? Ang title po nun, When I Look Into Your Holiness. At kung gusto nyo mapakinggan po ulit, sa YouTube lang po, no? Paki-type nyo lamang po. No? At tayo po ay mag-start na po sa ating pong Word of God. No? Handa na po ba tayo sa 20 itong nanood? Kung handa na po tayo, no? Tayo po ay mag-ready na po sa ating pong topic po sa oras po na ito. Yan. Hello po, Ma'am Leonor. Sa mga humabol po, hello po sa inyong lahat sa ating pong Fompak family. Kung may nandiyan po kayo, maramdam po kayo. Alright. Yan. Amen, amen. Kunin ko lang po yung ating notes. No? Ang title po natin is about... Aha. Nasa na yung notes natin. Hinahanap ko lang po. Saglit. Nandito na yung kanina eh. Ah, diba? Biglang nawala. Ayun na siya. Alright. Hello po sa hipag po ni Sister Violi. Nanonood po. Hello po sa inyo. Our topic for tonight is about saglit po ah. Sige po. Paki-share muna po ang video po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, ang title po natin is yan, 3 things to pray in your pain. Can we type 3 things to pray in your pain? 3 things to pray in your pain. Can we type nga po ng ating pong topic po ngayon? Sa Mark chapter 14 verse 36 sa New Living Translation, Abba Father, he cried out, "Everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me, yet I want your will be done, not mine." No? Ulitin po natin, Abba Father, he cried out, "Everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me, yet I want your will be done, not mine." No? Sa Mark 14:36. Okay. The night before he went to the cross, Jesus prayed in the Garden of Gethsemane together with James, Peter, and John. But sad to say, ito pong si James, Peter, and John, no, they slept. Sila po ay nakatulog po, no? Sila po ay nakatulog. Hindi man lang sila makapagpuyat sa pananalangin. But si Jesus po talaga, before he crucified, before he died on the cross, bago po siya pahirapan, nag-pray muna po siya sa Garden of Gethsemane. No, alam niyo po, masarap po mag-pray sa mga solitude places po, no, sa mga tahimik na lugar. At sa, tandaan niyo po ito, ah, if you're suffering right now, no, the best thing na magagawa po natin is to pray to our Father in Heaven, at talagang yung ating connection sa Panginoon ay huwag po nating bibitawan.
sapagkat yun yung pinaka mahalaga sa mga pagkakataong ito, no? Pinaka mahalaga sa pagkakataong ito, because Jesus knew that in the next day he was going to face torture. Sino po sa atin naranasan na po yung torture? Yung talagang ikaw ay pahihirapan at sasaktan, no? Suffering and death on the cross. No, grabe yung kakaharapin ni Jesus na pagdurusa at paghihirap, no? He was in pain nung nandun po siya sa krus ng Kalbaryo. Talagang napaka hirap po ng kanyang pinagdaanan. Ikukumpara po natin sa pinagdadaanan po natin ngayon ng mga emotional pain, ng mga physical pain, no? Walang-walang sinabi sa nangyari kay Jesus sa krus ng Kalbaryo. Minsan tayo matapakan lang yung paa natin, ang gagalaiti na tayo, nasasaktan na ho tayo. Matalsikan ka lang ng mantika ayaw na ayaw mo na, parang gusto mo nang no, magpatiwakal. Pero dito si Jesus talagang tiniis niya ang lahat, no? In behalf of us, and he sacrificed himself just to prove yung pagmamahal niyang unconditional sa bawat isa po sa atin, no? Hanggang sa kamatayan talagang hinarap niya yung pagsubok po na ito para po makasunod sa ating pong Diyos sa masalangit. He didn't want to go through the pain anymore than you, or you would have wanted to, no? Ayaw ni Lord na maranasan po natin yung mga bagay na naranasan po niya na napakahirap. Good evening, Sir Peter. Magandang gabi po. Kindly share this live video. No? He went, sabi po sa Mark 14:35, he went on a little further and fell to the ground. Talagang nagpatira pa po siya. Nananalangin siya sa Ama. And he prayed that if it were possible, that awful hour awaiting him might pass it. Yung pinakamahirap na panahon at pagkakataon, pwede bang malampasan niya yung saro ng pagdurusa po na ito? Jesus wanted to know if there were any other way that God could accomplish His will for the salvation of the world. No? Meron pa bang ibang paraan bukod sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo para maligtas ang sanlibutan? And we know, before the foundation of the earth, in Genesis chapter 3 verse 15, in the Old Testament, no, marami pong mga prophecy na sinabi po yung mga lingkod ng Diyos, yung mga propeta ng Panginoon. Sila Isaiah, no? Sila maging sa New Testament, no? Sinabi po ito yung prophecy sa ating pong Panginoon, and it was fulfilled by the Lord Jesus Christ, and he died on the cross. No? Talagang no other way. Sabi ko nga po, no other way na pwedeng maipakita yung kaligtasan, saluhin ng Diyos yung parusa sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo. At hindi niya po tinakasan po ito, but Jesus Christ submitted to the will of the Father, at talagang ginawa niya po ito dahil sa pag-ibig po sa bawat isa po sa atin. Pwede po ba tayong mag-type? Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your love. Hello po, Ate Ella ng Balotondo, Manila. So he prayed and asked his Father to make a way for him. In doing that, Jesus showed us that it is okay to tell God that you don't want to go through your suffering. No? Sabi nga sa Mark 14:36, "Abba, Father," he cried out, "everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will be done, not mine." Sabi niya, "Ama," no, habang siya ay umiiyak, talagang siya po ay umiiyak ng matindi, "lahat ay magagawa mo, lahat ay posible sa iyo. Pwede mo bang alasin ang saro ng pagdurusang ito? Pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo ang masunod sa aking mong buhay." Alam niyo, sa pananalangin po natin, ito yung maganda. Sa palagi sa dulo po, no? Kapag humiling tayo sa Panginoon ng ating pong mga requests, provisions, protection, and everything, sa bandang dulo, ang panalangin po natin, "Lord, let your will be done. Let your will be done." Sabi po ni Sister Teresita, "Salamat Pastor Enrico Duyan. Magaling na si Sharon Ludovice sa kanyang pantal, ubo, sipon at lagnat. Thank you Lord sa pagpapagaling mo sa kanya. Amen. Praise God." Can you type,
To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Hey, hi, mahal. I love you. Ha? Huh? Taglit lang po, ah. Ayan, patalastas lang po. Hindi tinanong lang po ang aking pong asawa. Alright, tuloy na po tayo ha. Nandiyan po ba kayo? Can it wait? Na nandito pa kami, Pastor. Nandito pa ako, Pastor. Okay, tuloy po natin, no? Okay, in this prayer, Jesus models the three things you should pray when you are in pain. Who among us is we are in pain right now? Meron kang pinagdadaan ng napakabigat na problema sa puso mo, no? Emotionally, you are in pain. Physically, you are in pain, no? Talagang ikaw ay bugbog ng pagsubok, no? Bugbog ng kaaway dahil ikaw ay natukso sa mga bitag po niya. Hello kay Pastor Johan ng Tondo. Yan. Hello po si Sister Jingjing at sa bawat isa po kay Sister Winnie, no, and family. Okay, Brother June, hello po sa inyo and family. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, tuloy lang po natin ha. Ito po yung three things na pinag-pray ni Jesus. No, tatlong A. Number one, affirm God's power. No, affirm God's power. Can we type affirm? No, affirm. No, tell God, Father, I know you can do anything. All things are possible for you. I know you could take care of this situation. I know you could keep me out of this suffering. I know you could take away the pain instantly. God, you are powerful. Alam po natin na ang Panginoon po natin is very powerful. No, sabi nga is all things are possible with the Lord Jesus Christ, with our God, no? Talagang walang imposible po sa ating pong Panginoon. Pero it come to think of it, bakit hindi sinagot ng Ama sa Langit yung panalangin ni Jesus, no? Na pwede niya naman pong hindi siya dumaan doon sa dakong pagdurusa po na yon. Pwede naman pong iligtas yung sanlibutan hindi sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Pero sabi ko nga sa inyo nung una, no, kanina, na ito po yung plan A po ng Panginoon at hindi po ito nagbago. Ito po talaga na mayroong isang mayroong isang mamamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating pong mga kasalanan. Ibig sabihin pala, mayroong mga pagkakataon sa buhay po natin na iaalaw ng Diyos yung pain and sufferings, yung mga tribulations sa ating pong buhay, na sinasabi natin, Lord, tanggalin mo naman po yung mga problemang pinagdadaanan ko. Lord, yung sakit at karamdaman ko, struggle po ko rito. Lord, tanggalin mo na po ngayon. Lord, yung finances po namin, Panginoon, unti-unti na pong nauubos. Lord, yung negosyo ko po, Panginoon, unti-unti na pong naglalaho, Panginoon. Lord, may mga pinagdadaanan po ako, Panginoon, sa buhay ko. Lord, makapangyarihan ka, Panginoon. Take this cup from me, Panginoon. Alisin mo po yung pain na pinagdadaanan ko. No? Pero minsan po, tinatanggal ng Panginoon yung mga pain and hurts at yung struggle po natin. Nakakalagpas po tayo sa mga problema po natin. But hindi po lahat, yun po yung plano at proseso ng Panginoon para maranasan po natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagsama sa ating pong buhay. That sometimes, He allows pains, He allows sadness, He allows negative things para makita po natin yung kapangyarihan po ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. No? He allows pain para makita po natin na si Lord ang nagko-comfort po sa atin. Kasi kung walang pain, sino? Paano tayo ka-comfort ng Panginoon? No, kung walang sadness, si Lord yung magbibigay sa atin ng joy sa puso po natin, ng happiness. Amen? Because we believe that Jesus is the source of joy. No? And kung hindi tayo makakaranas po ng mga pagtatalo at pag-aaway sa pamilya, na si Lord
hindi siya tatawaging the God who restores o the restorer. Kaya inaalaw niya po yung mga bagay po na ito just to prove, no, at makita ng bawat isa po sa atin yung mga characters ng ating pong Panginoon, that He saves, He protects, no, He promotes, He bless, no, He give us victory and hope and healing, no, because God is our great healer. Pinagdadaan po natin ng lahat ng yan para po makita po ng bawat isa. Sa totoo lamang po, kaya naman tanggalin ng Panginoon eh. Kaya naman po ng God the Father po eh, na hindi mapagdaanan. Pero inalaw po niya for a certain and very specific purpose to save the humanity. Tandaan niyo po ito. Ang mga lingkod ng Panginoon, hindi lahat namatay sa pagkatanda. Meron po talaga nag-suffer. Even the disciples, the martyrs, yung mga tagasunod ng Panginoon, sila James, Peter, and John, no? Talagang grabe yung kanilang commitment sa pagsunod sa Panginoon. And si Peter nga, talagang pinako sa krus, pabaligtad, hinati sa gitna, nilagare, pinatay, sinunog, no? At dun po sa Afghanistan po ngayon, yung mga Christian, talagang sila po ay pinepersecute, no? Sila po ay papatayin pag nahuli po sila. Na meron silang Bible, o sila ay mga Kristiyano, naniniwala kay Jesus, no? And they suffer a lot. They died, no? And inalaw po ng Panginoon po 'yon because gusto po ng bawat isa po, gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, whether in life or in death, no? Gusto ng Panginoon na talagang ibigay po natin yung buhay po natin sa Lord. No, sabi nga, to live is Christ and to die is gain. Ano ikakatakot po natin sa kamatayan kung ang buhay po natin ay papunta doon sa buhay na walang hanggan kasama ng ating pong Panginoon? Ang tama po si Sir Louie, pag-pray po natin yung mga anak ng Diyos sa mga sa Afghanistan, maging yung mga Taliban po, yung mga tao po ron, talagang ipag-pray po natin sila mamaya po. No? I-affirm po natin, no? Talagang, Lord, makapangyarihan ka, Panginoon. Pero I know you have a purpose in this pain. No, pangalawa po, ask with passion. Ask with passion. Then say, God, no? Father, please give me what I ask. Take away this suffering and pain. You see my hurt and I know you care. I know you are with me. I know you will answer my prayer. Please don't let this pain be my burden any longer. Kung alam niyo lang po yung hirap na gagawin ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, grabe. Wala pa yun sa kalingkingan kung ano po yung naranasan natin, pinakamahirap. Very shameful yung death ng ating pong Panginoon, no? Very, very shameful talaga. Talagang kahiyahiya po yung mamatay ka sa krus ng Kalbaryo. Kasi po, yung pinapatay po sa krus ay siya po, sila po yung mga taong makasalanan. Halang ang bituka. Pero si Jesus, hindi halang ang bituka niya. Mabuti siyang tao, mabuti siyang anak ng Diyos. Wala siyang ginawang masama at kasalanan. Ginawa niya nga lahat ng tama at mabuti at nangaral ng salita ng Diyos, nagpagaling. Pero sa bandang huli, pinatay, pinarusahan, at inalay ang buhay para sa bawat isa. No? As with passion, Lord, I know, talagang mahal mo ako, pero Lord, alisin mo naman yung mga pagdurusa ko po. Lord, alisin mo po yung sakit at karamdaman ko. Lord, alisin mo po yung mga pinagdadaanan ko, Panginoon. No? Lord, pwede po bang gumaling na po ako? Hirap na po ako, Lord eh. Lord, magkaaysa po kami magkapamilya, Lord. Hirap na po ako. No? Pero sa bandang huli, hindi pa rin si Jesus ang nasunod, kundi ang Ama sa langit. At napakahirap po nun. Naglalaban po minsan yung ating utak at puso. At namdamin ang ating emosyon. Mag-isip tayo, bakit ganun? Bakit kailangan pang dumaan sa sufferings? Pwede naman hindi eh. Pero sometimes, this is the plan of God sa buhay po natin. Ito nga yung pangatlo, no? Kanina, affirm God's power, ask with passion, and accept God's plan. No? Accept God's plan. Tanggapin po natin sa buhay po natin na
kung ano man yung plano ng Diyos, iyon po ang matupad. No? Finally, tell him, God, I don't want to go through this suffering, but what I want most is your will more than anything else. I want your plan, your purpose, and your perspective. No? Can we type plan, purpose, and perspective? Please do your will in my life, even if it means I have to bear this pain. I know you will be with me and help me and make me more like you. And this is not an easy prayer, especially when you're in pain, but it always be the prayer God orders and answer. Amen po. Ito yung pinakamasakit po na part. Sinabi mo ng lahat. Lord, ito po yung gusto ko mangyari. Restoration, healing. Maging maayos po yung mundo po ito. Mawala na po yung pandemya. Pero Lord, let your will be done. Let your will be done. Let your will be done. My question is, naniniwala ka ba na itong pinagdadaanan po natin ngayon ay talagang pinahintulutan ng Diyos para matupad ang kanyang plano sa kanyang sa bawat buhay pa na po ng bawat sa pusa atin? Alam niyo po, minsan yung kaparaanan po talaga ng Panginoon, kakaiba. Kasi gusto po natin comfort, gusto po natin blessing, healing, gusto po natin victory, gusto po natin mga positive things. Pero tandaan po natin, ang plano ng Panginoon, hindi po smooth. Diretso lang. Ang plano ng po ng Diyos. Even sa buhay po ni Joseph, ang plano ng Panginoon, pag ganun po eh. Up and down eh. Sa mga lingkod ng Panginoon, hindi lahat victorious eh. Meron pong pagkatalo. No? Sila Moises, sila Joshua, meron po silang mga pagkatalo. Si David, meron po silang mga battles in life. No? Na talagang tayo po ay natatalo. Tayo po ay nasasaktan. Tayo po ay nadidisappoint. Tayo po ay nahihirapan. Pero sa kabilang banda, hindi na natili doon sa pain, doon sa kamatayan ng ating pong Panginoon. Yung pain na naranasan niya, yung sacrifices na naranasan niya, one time, big time lang po ito. And after that, after 3 days, Jesus rose again on high. What does it mean? Mga kapatid, COVID-19 is not permanent. Our struggles is not permanent. Our pain is not permanent. Our failures is not permanent. Okay? Our lack is not permanent. Our sadness is not permanent. Amen po. No, in this life on earth and full of trials, testing, and tribulation is not permanent. Lahat po meron pong ending. Ang permanente lamang po, no, yung pag-ibig po ng Diyos. Ang permanente po, yung buhay na walang hanggan. Ang permanente po, yung pagsamba po natin sa Diyos. Ang permanente po, yung biyaya ng Panginoon sa bawat isa. Ang permanente, makakasama po natin yung makapangyarihang Diyos. Makakasama po natin yung matalinong Diyos. Makakasama po natin yung Diyos ng pag-ibig na hindi tayo talaga iiwanan at pababayaan ng ating pong Panginoon. Sometimes, masakit po yung way ng Lord sa bawat sa pusa atin. Napakahirap po. Dadaan pa tayo sa mga pandemya at pagdurusa po na ito. Pero pagkatapos po ng pain, meron pong glory, meron pong gain, meron pong victory, meron pong blessing, meron pong healing. And after death, there's life. Amen? After sickness, there's healing. After lack, there's provision and blessings. After brokenness, there's a wholeness of life. No? After sadness, there's a joy in our hearts. Amen po? Lahat po yan, talagang ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Ang permanente po sa langit, wala na pong kamatayan, wala na pong kalungkutan, wala na pong pagdurusa, wala na pong lahat ng yan. Kundi isang kagalakan sa puso po natin na nalampasan po natin yung hirap sa mundong ito. Pero sa langit po, wala na pong sakit at karamdaman. Amen? Wala na pong sakit at karamdaman. Sabi nga po,
Jesus will wipe our tears in our eyes. No? Literally talaga pupunasan ni Jesus ang luha ng bawat sa pusa atin. At mararanasan po natin hindi tears of sufferings, kundi tears of joy, because Jesus conquered the death and the sin and the shame and the curses and the sickness and the sadness and all the things, the negative things here on earth. Napagtagumpayan na po ng ating pong Panginoon. Kaya ano pong kinalulungkot po natin? Mas lalo po tayong magdiwang at magsaya sa ating pong napakadakilang Diyos na naman ang pinagdadaanan mo ngayon. Panandalian yan. Panandalian lang yan. Patuloy lang po tayong manalangin. In pain, let's affirm God's power. Let's ask with passion sa ating pong Panginoon. And let's accept God's plan in our daily lives. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Continue pray without ceasing, even when it hurts, even in our pains and struggles and storms in our lives. Continue praise God in our midst. Pray to God and ask God, Lord, let your will be done. Tanggalin mo man o hindi ang sakit ko, I will continue praise you. Mapagpala man ako ngayon ng trabaho o hindi, ng negosyo o hindi, magkais kami ng pamilya ko o hindi, I will continue worship you and give thanks to you, because I know your plans is better than my plan. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa 13 na nanonood po ngayon kasama po ng kanila pong pamilya. Sa totoo lamang po, lahat po kami, Panginoon, ay pagod na sa pandemya pong ito. Ang dami na naman po may COVID-19, 17,000. Umabot na nga po ng 18,000, Lord God. Kasabay pa ng mga problema po namin sa loob ng tahanan, sa loob po ng trabaho, negosyo, maging sa ministry na kami nabibilangan po namin. Even, Lord, meron kaming struggle sa relasyon o karelasyon, Panginoon. Meron pong struggle, Panginoon, sa mga personal po naming buhay. Meron pong pinagdadaanan po sa amin, Panginoon. They feel depressed right now. They feel hopeless and helpless, Lord God. Meron po sa amin, Panginoon, talagang hindi niya alam kung ano na yung gagawin niya sa buhay. Talagang hirap na po siya, Panginoon. Pero nagpapasalamat po kami sa mensahe po ngayong gabi. Even if we are in pain, Panginoon, we experience sufferings right now because of the pandemic disease, because of our own struggles in life, we will continue praise you and pray to you, Lord God, that no matter what happened in this life, mamatay man kami sa COVID, sa aksidente, sa persecution, Panginoon, na pinagdadaanan po namin, o anuman pong mga way ng kamatayan, we will still praise you and honor you, because pastors and leaders and Christians are not exempted to the COVID-19. At marami na nga pong pastor at leader, Panginoon, ang mga Christians ang namatay dahil sa COVID-19. But praise be to God. Lord, we know na pinahintulutan mo ang lahat ng bagay sa mundo pong ito ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, dalangin ko po na sa bawat isa, continue preserve our life, Lord God. Even, Lord, our faith, preserve mo po ito. Hindi po kami, Panginoon, Lord, magsawa na magtiwala sa iyo na sa lahat ng plano, it's either na nararanasan po namin yung pangit na pangyari po sa buhay po namin. Alam po namin, katulad po ni Joseph the Dreamer, Panginoon, masalimut ang kanyang pinagdaanan. Pero sa bandang dulo, Panginoon, Lord, ginawa mo po siya, Panginoon, kanang kamay ng pero. At sa bawat isa po sa amin, Panginoon, I declare na maranasan po namin yung breakthrough. Pagkatapos po, Panginoon, ng brokenness, Lord God, ay wholeness naman po. Pagkatapos po ng pain, Lord God, yung comfort naman po. Pagkatapos po ng fear, Lord God, yung peace of heart naman po. Lord, pagkatapos po, Panginoon, ng sickness, yung healing naman po. Kaya sa mga oras po na ito, I pray, Lord God, patuloy mong pag-aanin ang aming po mga pasanin. And let your will be done in our lives, in our families, in their job and careers and businesses, and in our ministry, Lord God. Pinagkakatiwala po namin yung bigat ng pasanin ng pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment ng Amen! Amen!
No, can you type your prayer request right now? Uunahin po natin kayong lahat na nanonood the 29. pakiusap lang po, no? Pakiisa na lang po yung ating pong prayer po, no? No, isulat nyo na po lahat, no? At pakiisa na lang po sa isang comment para sabay-sabay po natin panalangin. Magandang gabi kay Keisha. Kamusta na? Kamusta na ang iyong pangangatawan? Hello po kay Sir Ferdy. Ma'am Yoli, hello po sa bawat isa. Ayan. Ma'am Flores, hello. Magandang gabi. Sige po, please comment our prayer items. Umpisa ko na po, no? Kay Clarice, no? Excuse me po, inom lang po ang tubig. Yan, ito po yung panalangin. Matulukan na po ang COVID-19 kasi naghihirap na yung mga tao. God is in control. Inaalaw pa ng Panginoon na hindi pa matapos yung COVID-19 na ito. May purpose pa si Lord. Kaya ang prayer po natin, Lord, gusto namin matanggal na yung COVID-19 po na ito para sa lahat. Pero let your will be done, Lord. Patuloy mong turuan lamang po ang aming mga puso. Lord, I continue pray, Panginoon, right now sa buhay po ni Clarice, Panginoon, na may kaarawan po bukas. Lord, I pray, Panginoon, ngayon pa lamang i-bless mo po siya, Panginoon, ng another extension ng kanyang buhay. Hindi lang isang taon, hindi lang isang dekada, kundi maraming dekada ang darating sa kanyang buhay. I pray, Panginoon, na marami pa siyang matatanggap na pagpapala galing po sa iyo. At hindi lang mga finances, hindi lang material na bagay, especially, Panginoon, yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Lord, yung protection mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Yung magandang kalusugan, patuloy na katalinuhan ang ibigay mo, Panginoon, kay Clarice. At sa darating po na bukas, patuloy niyang maranasan, Panginoon, yung goodness mo, yung faithfulness mo sa kanyang buhay, kasama ng kanyang pamilya sa De Guzman family. Salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po, Panginoon, ang kaibigan po namin ito at makaranas po siya, Panginoong Diyos, ng marami pong pagpapala galing po sa iyo. Ilay mo po siya sa lahat ng tukso at panganib. Pagpalain mo po ang magiging kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, let's pray. Aha. Pag-pray po natin. I pray, Lord God, kay Sister Flores, Panginoon, sa kanya pong mga anak. I pray, Lord God, na ikaw po ang mag-ingat po sa kanila, magkasundo po ang kanyang mga anak, Panginoon, patuloy na ikaw magpala sa kanyang buhay, kasama po ng kanyang mahal sa buhay, Panginoon. And even, I pray, Lord God, yung restoration po sa relasyon po ng kanyang asawa, mabuo silang muli, Panginoon. At patuloy na pangunahan mo po sila sa kanilang mga pangailangan. Protection naman po sila, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. I pray, Lord God, kay Nanay Librada Reyes, Lord God. Lord God, maging sa kapatid na bunso ni Burley sa Pamalit, NJ Knight, Lord. I pray, Panginoon, na ikaw po ang magpagaling po sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maging kay Sir Louis Reyes, I pray for your healing touch be upon his physical body in Jesus' name. In Jesus' name. Bless the Reyes family, Lord God. In Jesus' name. Protect them, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, kay Jemily Ayumana. I pray, Lord God, for your healing, Lord God, sa kanyang pangangatawan sa pangalan ni Jesus at kapayapaan sa kanyang puso at isipan, Panginoon, ay kanyang maranasan. Pagpapala po sa kanilang buong pamilya. Lord, gumaling na rin po ang kanyang mga anak. I declare healing upon healing in Jesus' name, in their family, in Jesus' name. Amen. Lord, I pray, Panginoon, kay Edgardo Diaz na makalaya na po siya, Panginoon, sa kulungan, maayos na po yung papers, Lord God. At si Norma Diaz, makauwi na po ng December, this December, Lord, ngayong December, Panginoon, galing po sa Saudi. I pray, Lord God, give them paper at patuloy po, Panginoon. We are excited sa pagkalaya, Panginoon, ng kanyang kapatid na si Edgardo. Salamat po. Bless the Diaz family sa lahat po ng nanonood po sa kanila. Simula sa kanyang apo, anak, Panginoon Hipag, sa lahat po ng kanyang mga bisita. Lord, sila po ay makakilala po sa iyo, Panginoon. At maranasan po nila, Lord God, yung unconditional love mo. Salamat po. I continue pray also, Panginoon, kay Sister Burley, Panginoon, sa kanyang trangkaso, Panginoon. I pray, Lord God, na ikaw po magpagaling kay Sister Burley in Jesus' name. Mawala na po yung trangkaso po niya sa pangalan ni Jesus. I pray also, Panginoon, for protection,
guidance and blessing for the whole family of Ferrer family, Lord God. I pray, Panginoon, na ikaw po ang mag-protect sa buo nilang pamilya. Salamat po sa celebration ng karawan po ni Sister Winnie. Grabe, nakaka-bless yung celebration po nila. Panalangin ko, lahat po silang buong pamilya ay makakilala sa iyo. I pray, Lord, na proteksyonan mo rin siya sa kanyang pagkatrabaho doon sa Quezon City Hall Accounting Department, Panginoon, yung kanyang mga katrabaho na meron pong COVID-19. Pagalingin mo po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus, even yung mga anak po, Panginoon, at kapamilya po nang nagkaroon ng COVID-19. Pagalingin mo po silang lahat sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Lord God, sa mga nagka-quarantine, Lord God. Ikaw po ang mag-heal po sa kanila. Lord, I pray, Panginoon, for your protection sa lahat po ng kasamahan po ni Sister Winnie sa loob ng departamento pong ito. I declare, Lord God, ikaw po ang mag-ingat po sa kanilang buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maging, Panginoon, sa hinihintay po ni Brother June, Lord, yung L2J Project Engineering, Panginoon, makamtan po nila ito, Lord God, in your time. Let your will be done, Panginoon, sa kanila pong buhay. I pray also sa asawa ni si Alfredo Reboledo na matanggal na po yung kanyang sakit niya at ubo. In Jesus' name, Lord God, matagal na po ito, pero alam po namin na walang imposible po sa inyo. Continue, Lord, na bigyan mo ng magandang kapahingahan, Panginoon, o paghinga, Panginoon. Mawala na po yung ubo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Let your healing touch be upon him in Jesus' name. Lord, ayun po ang paniniwala po namin. Pagagalingin mo po siya sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, I continue pray, Panginoon. I pray, Lord God, sa Andico family, Lord God, from Ubo at Trancaso, Lord God. Let your healing touch be upon them in Jesus' name. Continue save their souls, Lord God. Lahat po sila makakilala sa iyo, Panginoon. Protection naman po sila, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway. Pagpalain mo po ang kanilang finances at yung kanilang kalusugan. Lord, bigyan po sila ng isang matatag na kalusugan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Lord, I pray kay Jingjing Awadsin, Panginoon. I pray sa kanyang mister, Panginoong Diyos, patuloy po na magbago yung kanyang heart from bitterness to forgiveness, Lord God. I pray, ikaw po ang mag-ingat sa kanilang buhay, protection sa banta ng COVID-19. I continue pray, Lord God, ikaw po ang mag-bless sa kanilang finances. I continue decree, Lord God, na ikaw po ang magbibigay ng maraming pagpapala po sa kanila. Patuloy kanilang makilala, Panginoon, ang buo nilang pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, I pray kay Dante Villamayor, Panginoon, na siya po'y gumaling na sa kanyang sakit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Heal him in Jesus' name. Amen and amen. Can you type amen for that? No? Agree lang po kayo, ha? Pagkatapos ko mag-pray, in Jesus' name, amen lang po kayo para lahat po tayo sumasagot sa panalangin. Lord, I continue pray sa ubo po ng asawa ni Ma'am Cheryl, si Daniel, at ubo ng kanyang mga anak, si Dariel at Shane. Pakiredeem din po, Panginoon, yung kanyang acid reflux, Lord God, and healing and protection sa buo niyang pamilya, sa maging problema niya sa heart, maging sa kanyang anak na si Shane Baskigin, Lord God. I declare healing upon healing sa kanilang buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you so much for your provision and protection. Thank you, Lord God, for the strength that coming from you that you've given to them. And I pray malampasan po nila yung mga problema pinagdadaanan po nila, even sa finances. Continue bless them in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Lord, I pray, Lord God, kay Leonor Sueta, meron siyang prayer po, Lord. Kay Mickey Mabini, meron po siyang slight fever now. Lord, I declare, touch her physical body, Panginoon, in Jesus' name. Pinagaling mo na po si Mickey Mabini. Lord, patuloy kang magtiwala sa Panginoon na magaling ka na, Sister Mickey. Salamat po, Lord, maging sa Mabini family, sa Sueta family. Pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, at ma-realize po nila na wala po silang ibang kailangan ng higit kundi ikaw, Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Can you type amen for that? Hige po, type lang po ng prayer request. Prayer for Leo Calamay for tonight, healing from COVID. Lord, I pray, Panginoon, kay Brother Leo Calamay, isa po sa family po namin sa Pompak. Lord, thank you so much for your healing touch. Lord, I declare right now by faith, he is healed right now. Pinagaling mo na po siya. Salamat po sa testimony of healing na ibinigay mo po sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Continue bless the Calamay family, Lord God, Fortunado family, in Jesus' name. Lord, I pray kay Lydia
Bernaldez Andico, Panginoon. Complete healing sa kanyang asawa na si Fidel Andico Jr., Panginoon. Sana bumalik na po ang kanyang lakas at sa kanyang anak na merong pumubuot si Pon. At maging negative result po ang kanila pong swab test, Lord God. I declare your protection, your healing in Jesus' name. Thank you so much, Lord God. Give them favor of healing. Provide their needs. At patuloy po nilang maranasan yung pagpapala galing po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, I pray. Patuloy po yung kagalingan sa kapatid po ni Ma'am Violi, si Brother Greg. At kalakasan po ng kanyang Ate Norma. Lord, continue. Heal them and strengthen them. Even si Sister Violi, siya po ay 70 years old na, Panginoon. Continue, ingatan mo po siya bilang isang senior. At sa kanyang pag-serve sa iyo, hindi hadlang ang COVID-19 po na ito. Bagkus ito pa ang magpupush sa kanya to the limit, Panginoon, na talagang maibigay yung best service niya para po sa iyo. Maraming salamat po. I continue pray, Lord God, and guidance and protection and healing, Lord God, kay Rhoda Constantino, Panginoon. I declare healing upon healing in her life. Yung cancer, tinuno mo na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon. Pag-iingat po sa kanyang pamilya na nasa abroad, kanyang mga anak na nasa abroad, at kanyang anak na nag-nurse, Panginoon, frontliners, continue, protect them. In Jesus' name, amen. Lord, I continue pray kay Tita Ella, Lingad, Panginoon. I pray sa buo nilang pamilya, kay Terek, Lord God, makapasok na po sa siya sa trabaho, Panginoon, sa kanyang tatlong anak, Panginoon. Ingatan mo po sila, yung kanila pong maliit na negosyo, pagpalain mo po ito sa kanyang pananahi, Panginoon. Marami pong magpatahi, O Diyos, at patuloy po, Panginoon, pinagkakatiwala po namin yung kinabukasan po nila. Maging yung asawa po ni Ate Ella, Panginoon, bigyan mo na magandang kalusugan ang bawat sa po sa kanila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagpalain mo po ang Lingad family, in Jesus' name, amen. Lord, I continue pray, Lord God, sa Ikaro family, kay Sister Nancy, yung kanyang blood sugar, maging normal na po ito. Kay Oscar Trinidad, Panginoon, Lord, matanggal na po sa ICU at siya po'y gumaling na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord God, na hindi ka nagbabago, na nagpapagaling sa bawat isa po, Panginoon. Salamat po, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Lord, I continue pray, Lord God, kay Rodora Cruz naman po, Panginoon, na ang kanyang daughter, sobrang dami ng trabaho niya, Panginoon. Solo parent po ito, kaya napapagod na po sa trabaho, Panginoon, sa kanyang mga anak. Lord, I pray, Panginoon, na yung trabaho po niya, Lord God, ay work from home na lamang po, Diyos, at makasama po nila ang kanyang buong pamilya. Ingatan mo po sila, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, amen and amen. Nawala po yung ibang panalangin po natin. Hindi ko na umabalik. Hallelujah. Saglit lang po, ah. Yung iba po, hindi ko mapag-pray dahil lumagpas po at hindi ko na umabalik, ah. Pasensya na po pag hindi ko kayo na pag-pray, ha. Lord, I pray, Panginoon, kay Ate Joy, Panginoon, yung kanyang result sa kanyang pag-ECG, Panginoon, ay maganda po ang resulta po nito. I pray na mawala na po yung kanyang sakit at karamdaman, complete healing sa kanyang buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Continue bless the Carloy family in Jesus' name. In Jesus' name. Sa mga hindi ko pa po na pagpipray, no, paki-comment na lang po ang inyo pong mga prayer request ulit. No? Hindi ko na humaibalik, no, hindi na humakita. Amen, 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 amen. Praise God. Amen, amen. Healing po para sa anak po ni Sister Imelda, si Maria Criselda Mendoza. May lagnat po ngayon, Lord. I pray, Panginoon, yung kanyang anak na gumaling sa lagnat. In Jesus' name, dahil din po sa allergy sa aso, Panginoon. Pagaling mo po siya, Lord God, in Jesus' name. Lord, bless the Mendoza family. Bless their finances. Panginoon, protect them, Lord God. And give them joy and peace in their hearts, Lord God. Even there's a lot of problems that they face right now. In Jesus' name, amen and amen. I pray, Lord God, kay Sister Bina Encarnacion, Panginoon, sa kanyang health. Pagalingin mo po siya sa kanilang lugar, Panginoon, yung mga may mga COVID-19, kumaling na rin po sila, Panginoon. Ingatan mo po ang kanyang buong pamilya, ang kanyang pong mga anak, Panginoon. At patuloy sa kanilang lugar, Panginoong Diyos, ay maranasan po nila
yung himala mo, na mawawala po yung mga viruses sa mga tao, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Praise God. Pakitay po yung mga hindi ko pa po nagpe-pray. Yan, pa-priority po natin kayo. Hallelujah. Amen po, amen. Thank you, Jesus. Lord, we continue pray sa aking nanay, kay Marisa Duyan, Panginoon. Kay Aldrin Lobit, Panginoon. Kay Clyde Brigoli, Lord God. Kay Dwayne, Chance Dwayne Latrell, kay Jomar Mangandang, kay Ferdy de Guzman, sa kanilang epilepsy, at sa mga sakit sa puso, sa pangalan ng Jesus, be healed in Jesus' name. Even kay Noel Ramos, kay Emelia, Panginoon, Sister Emelia, Lord God, kay Pastor Artuyan, kay Nefailure, Eduardo Francisco, Lizzie Cruz, Christy Araki, Chaser Tidlaw, Glenn Brigoli, Panginoon, at Tita Helen Ventura, Panginoon, yung kanyang pinagdadaanan ng sakit, maging kay Vanessa Valenzuela, Panginoon, kay Clarice din po, Panginoon, pagalingin mo po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ganoon din po, I continue pray, Lord God, sa mga cancer patient po namin, Lord, I pray, Lord, kay Elenita Roman, Sharon Julian, Yoli Duyan, Paulinho Dupaya Senior, Remedios Pangilinan, Jamir Malyari, Rodora Constantino, Dindo de la Cruz, Virgilia de la Cruz, April Roque Antonio, Lani Tumbocon, Marilyn Villanueva, kidney failure po, and Nimpa Rodoquero and Mark Anthony Antipuesto, Panginoon, patuloy na ang kagalingan ay maranasan po nila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Thank you so much, Lord God, for your healing. I pray, Lord God, I continue pray, Panginoon, na ikaw rin po magpagaling, Panginoong Diyos, kay Eliezer Noriega, Emmanuel Medina, at Ginny Melo Tulin, Panginoon, sa kanilang diabetes in Jesus' name. Lord, yung hika ni Violet Dasbariñas, pagalingin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Yung kanyang mayoma, si Tita Jabu, yung kanyang hika, Panginoon, yung sikmura ni Alan Katangay, pagalingin mo po ito in Jesus' name. Kay Catherine Lodabise, na nag-labor na po yata ngayon, Panginoon, I pray na mga anak na po siya in Jesus' name, maging healthy po silang dalawa sa pangalan ni Jesus. Maging kay Michelle Dolaiba for his pagbubuntis, Panginoon, at sa kanyang panganak, samahan mo po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue pray kay Alex Mendoza, kay Sister Terry, yung kanilang mental illness, Lord God, tatanggalin mo na po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong favor. Kay M.M., Cedric Leonard, Erwin Balkin, Mark Anthony Manuel, Wensi Reyes, Panginoon, maranasan po nila yung healing mo. Lord, I continue pray, Panginoon, that God will heal them spiritually, emotionally, financially, na maging matatag sila, Panginoon, sa hamon po ng buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray, Panginoon, protection mo po sila sa banta ng virus, sa banta ng mga nagpe-persecute po sa kanila. I pray, Panginoon, na ipagtanggol mo po, Panginoon, ang pamilya ng Sister Alpha, at anuman ang kanilang pinagdadaanan po ngayon, ikaw po ang maging kalakasan po nila, ikaw po ang maging kapayapaan po nila, ikaw po ang maging katugunan po nila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I continue pray, Panginoon, na sa Marpuri family, Bochel family, Jimenez family, Lord, ma-restore mo po, Panginoon, ang kanila pong pagsasamahan ng buong pamilya. Makakilala po sila sa iyo, Panginoon, at silang lahat ay maligtas. At magkaayos po ang kanilang samahan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray, Panginoon, kay Elsie Matira, Genesis Baldono, Sister Upeng, Eva Malyari, kay Brother Rio, sa lahat po ng depressed po ngayon, kay Sister Candy, Panginoon, ingatan mo po siya. Lord, pagpalain mo po sila, bigyan mo po sila ng kalakasan, kapayapaan sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue also pray, Lord God, sa mga kabataan, Panginoon, ang kailangan ng kaligtasan at pagbabago, kay Jason Melo, Jason Reyes, at sa anak po ni Sister Lourdes ang Panginoon, na si Brian, Lord God, continue save him and transform them in Jesus' name. Lord, maging Panginoon kay Saida Machon, Panginoon, yung kanyang persecution sa kanyang katrabaho ay matapos na po ito. Patuloy po silang magkaisa, magtulungan, Panginoon, at magpatawaran. Patuloy po na maging mabait po ang kanyang amo sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray also, Panginoon, kay Rachel Antabora, your protection and wisdom, Panginoon, sa kanya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, Lord God, sa kanyang paglilingkod, hindi siya magsawa na maglingkod sa iyo for the rest of her life. In Jesus' name, bless her own family in Jesus' name. Lord, I pray, Panginoong Diyos, provision mo, Panginoon, sa pamilya Benjamin, anuman ang needs po nila, ikaw po ang magpala po sa kanila. Anuman ang pinagdadaanan po nila, Panginoon, Lord, ikaw po ang sumama sa kanila. Bigyan mo sila ng kalakasan, talino, gabay, at anuman po ang pangarap po nila. Nakasama ka
mangyari po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray kay Alan Melendez, Panginoon, na sa kanyang panonood, mas lalo siyang makakilala sa iyo, Panginoon. Mas lalo po niyang malaman na ikaw lamang, Jesus, ang kanyang kailangan sa kanyang buhay. At I pray, Lord God, makasama po namin si Alan araw-araw po dito po sa gawain pong ito. Lord, maraming salamat po. I-bless mo ang kanyang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa business, Lord God, ng bawat isa. Lord God, yung sa kay Ninang Net, Sister Uping, Ate Vivian, Panginoon, Ate Judith, Sister Oni, Kuya Eric, Merlin Lee, Panginoon, and Sister Minette Barasi, pagpalain mo po ang kanilang buhay, ang kanilang negosyo, Panginoon, palaguin mo po ito. At sa lahat ng meron pong negosyo sa mga oras po na ito na nanonood po ngayon, I pray na pagpalain mo po ang lahat ng kanilang mga pinanghahawakan. Lord, ma-prosper po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue pray, Panginoon, kay Amin Digno Santo, nabigyan siya ng financial at malakas sa pangangatawan, at ingatan siya ni Lord sa kanyang mga nilalakad at mga problema sa malutas na po ito. Lord, tulungan po, Panginoon, ang aming kapatid po na ito sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. I continue pray, Panginoong Diyos, sa Project Telecom na ma-award kay Brother Darwin sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue bless, Lord God, Panginoon, sa mga kay Sister Elby, Lord God, yung kanya pong panalangin sa kanila pong bagong negosyo, Panginoon. Kailangan po nila ng 13,000 pesos. So I pray for your provision, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Continue comfort them sa pagkawala ng kanila pong mahal sa buhay. Salamat po. Bless the Reboledo family in Jesus' name. In Jesus' name. I pray, Lord God, sa Pompa Company, I speak salvation and in every employee and in their families, Lord God. I pray for financial breakthrough. I pray for your protection, your healing, Lord God, sa lahat ng may sakit, your strength sa lahat ng nanghihina, wisdom sa lahat po ng kailangan po ng karunungan, pagkakaisa at pagmamahal sa co-employee po nila ay kanila pong maranasan. Mag-mature po ang bawat isa sa pananampalataya at hindi sila magsawa na manood po ng online Bible sharing. Magkaroon sila ng hunger and thirst in your word, Lord God. Bless their president, Brother Albert Tanlimco, Ma'am Jeannie and their son, and the whole clan of Tanlimco family. Bless the Pompa Company and the employee, simula, Panginoon, sa mga mababang nagtatrabaho po hanggang sa presidente, lahat po sila, protektahan mo sa kanilang pagtatrabaho sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bless all the LOJ pastors and pastora po namin, Pastora Marieta, Pastora Cora, Pastora Marian, Pastora Roxanne, Pastora Oli, Pastora Cathy, Pastora Bibian, Pastor Art Duyan, Pastor John, Pastor Michael, Pastor Red, Pastor Hans, Pastor Roger, and your servant, Lord God. Continue anoint continually as Lord God, continue anoint us, Lord God, continually at patuloy, Panginoon, na maranasan po namin yung power mo, yung glory mo, Panginoon, yung diligence, Lord God, sa paglilingkod sa iyo, Lord God, yung determination po namin to pursue, Panginoon, the vision that you've given to us, Lord God, at hindi kami magsawa na mag-minister sa mga kabataan, sa mga bata, maging sa mga kananayan at katatayan, at sa mga senior citizen. Patuloy, Panginoon, yung online gawain po ng bawat isa. Magamit po ito for your glory alone. Bless all the pastor in our finances, Panginoon. In our churches, Lord God, sa pagre-renovate ng church po na ito, Lord God, sa time mo, Panginoon, magagawa po ang church po na ito na second floor. Thank you so much for your wonderful blessings to each and every one of us and even in our family. Continue protect us, Lord God. All the pastors that I know, Panginoon, and into the whole world, Lord God, in the Philippines, Lord God, all the pastors that serving you, Lord God, continue bless them, protect them, and in their families also. And the ministry itself, Lord God, gamitin mo po bilang isang asin at ilaw ng sanlibutan. Maraming salamat po. Bless the frontliners, Panginoon. In this pandemic season, Panginoon, ay matatapos na po yung pagdurusa ng mga frontliners po namin because we believe, Lord, bibigyan mo sila ng protection, ng courage, Panginoon, ng determination kung paano po, Panginoon, mapagtagumpayan yung emotionally pain po, struggle po nila, yung depression, Lord God. I pray, protektahan mo po sila sa banta ng COVID-19. I pray kung sino man po ang may sakit at karamdaman ng COVID-19, ang mga frontliners, ang mga doctors and health workers, in Jesus' name, be healed right now. Patuloy po namin dinudulog sa iyo, Panginoon, ng bawat frontliners po namin. I pray, Lord, silang lahat ay makilala po sa iyo. Maligtas po sila, Panginoon, hindi lamang po sa banta ng virus po na ito, maging sa kamatayang espiritual. Lord, I pray, Panginoon, i-bless mo po ang aming pong gobyerno, simula sa aming presidente, sa pangulo, hanggang sa mga barangay chairman. Lord, sa darating po na eleksyon, sa darating po na 2022, I pray, Lord God, for a righteous
and godly government, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbabago. Lord, as I continue pray, Lord God, si Greco Belica na tinamaan po ng COVID-19 yung aming pong commissioner, Panginoon, sa graft and corruption, we continue pray, heal him in Jesus' name. Patuloy mong paggalingin ang aming pong kapatid sa Panginoon, Lord, na patuloy na lumalaban sa korupsyon ng bansang Pilipinas. At ngayon po siya yung lumalaban sa banta ng COVID-19. Paggalingin mo po ang aming kapatid po na ito. I continue pray also, Panginoon, na mayroon pong nangyayaring hostage doon po sa Citri, sa Caloocan. I continue pray na matapos na po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maprotektahan ang batang in-hostage. At ang na-hostage, Panginoon, ay hindi po mamatay. Salamat po, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang mag-intervene po sa kalagitnaan po ng hostage po na ito. I continue also pray, Panginoon, na sa bansang Afghanistan, Panginoon, meron na po mga Christian ang namamatay. Meron na po, Panginoon, ang mga sundalong namamatay sa US, Lord God. At gusto pong bumawi ng presidente ng US, Lord God, si Biden, Panginoon, sa paghiganti, Panginoon, sa mga mga terorista po roon. Panalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang pumagitna sa kanila pong mga rivalry, Lord God. Matapos na po ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ingatan mo po, Panginoong Diyos. Lord, protektahan mo po, Panginoon, ang lahat ng nakatira po sa Afghanistan. Patuloy na sila po ay magkaroon po, Panginoon, ng pag-iingat mo. At ngayon pa lamang, Lord, we pray na lahat po sila, O Diyos, ay patuloy po na may ingatan mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, sa gabi pong ito, pinagkakatiwala po namin ang buhay na po ng bawat isa. Lord God, in Jesus' name, ang lahat po ay magsabi po ng Amen! Amen! Tapos na po tayo and let's shout Jesus reigns 7 times and comment po Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! And Jesus reigns! Patuloy pong si Jesus ang maghari sa ating pong mga puso. Yan po yung pinaka-goal po natin na si Jesus ang makita sa ating pong mga buhay. Patuloy pong baguhin ng Diyos ang nilalaman po ng ating pong mga puso, ang ating mga karakter nang sa ganon lahat ng pagpapala, tagumpay sa ating pong buhay ay ating pong maranasan. Tandaan niyo po ito, hindi mawawala ang pain and hurts sa buhay po natin. Pero ang maganda, sa kabila ng pain and hurts, nandyan po yung pagsama ng Panginoon na bibigyan tayo ng kagalakan. Bibigyan tayo ng isang masayang puso na patuloy na nagmamahal at naglilingkod, nagpupuri sa Kanya. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, dadaan lang yan. At isang araw, matatapos din po ang lahat ng ito. Makakasama natin si Jesus, ang Diyos sa masalangit, ang banal na Espiritu, in heaven, soon, when Jesus Christ will come, in the second coming, magkakaroon po ng tinatawag na rapture, meron po mga talagang pagdurusa, pero uulit-ulitin ko po sa inyo, Jesus Christ overcame the world, and overcame the power of sin and death. Wala na tayong dapat ikatakot. We are safe and secured in God's hand, in God's power, and the promises of the Lord Jesus Christ will continue pour out sa buhay po natin. I continue pray, Lord God, yung kanyang manugang na nagpositive po ng COVID na result, ng kanyang result. Hindi ko po maintindihan po ito. No, please pray sa aking pong manugang at nagpositive po sa COVID-19. Lord, I pray, Panginoon, healing upon healing sa buhay po ng manugang po ni Remedios. Abugin sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord. A good result, Panginoon, ay kanya pong maranasan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless Pastor Kiko and family. God bless po. Shoutout po tayo. Meron po tayong 4 minutes, no? 9 o 10, magkataos po tayo. Shoutout po. Pakitype po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Mga taga-provincia, nasa abroad. Amen. Jesus is alive. Hello po kay Ma'am Cristel Dungo Pineda. Na-miss po namin kayo. Parang minsan lang ko kayo nanonood. Always watch po. Always watch po. No, and we will pray for you. We will pray for you po. Alright. Okay, meron pa po ba? Shoutout po natin. Wala nga naman po. Praise God. Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Hello, Janet, Degia, thank you, guys. Wala nga naman. Mag-selfie po kayo, mag-groupie po kayo. I-post po natin sa group chat po, sa Daily Word of God, Daily God's Word. Mag-selfie po kayo, no? Mag-groupie po.
Pakishare po ang inyo pong mga picture sa group chat. Sister, Brother Louie, mag-ano po kayo, mag-picture po kayo kasama ng inyo pong family. Sister Annalisa, pakireply po, ang ganda ng message po natin. Pinag-pray po natin yung kapatid po ninyo. Wala ka naman po. Yan. Hello, shoutout po kay ano uli, kay Sister Clarice. Kay Clarice, pagaling ka at happy birthday sa'yo. No? Bukas, see you. Pag-pray uli kita, pag-pray kita. No? Hello po sa Isyo family. Hello po sa Duyan family po. In behalf of Love of Jesus Valenzuela and the FPC, Pampak family po namin. At patuloy po with Brother Louie Reyes and family po niya. Ang aking pong asawa at anak, si Joyce, si Ishan. Kami po ay nagpapasalamat po sa walang sawang suporta po ninyo sa ating pong gawain. Muli, kung gusto niyo pong i-bless ang ministry po ng ito, kindly PM po at patuloy na mapagpala po kayo ng Panginoon sa inyo pong pagbibigay. Salamat po sa mga nagbibigay na po at sa mga hindi pa. Si Lord po ang bahalang mag-convict po sa inyo. Alam ko, buhay ang Diyos. Patuloy pong pagpapalain ng Panginoon ang lahat ng marunong pong magbigay para po sa kanyang gawain. To God be the glory. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you so much. And shoutout po kay Ma'am Jen, Mr. Nancy, Mr. Winnie and family, Sister Annalisa and family, Sister Jingjing and family. Hello po, hello. Praise God, praise God. Oh. Praise God. Comment po, Merlina family, Constantino family, Reboledo family, Maulion family, Reyes family. Sino po ba yung mga nandyan? Please comment po kay Lakisha and family, Balderama family, hello po. Yan. Sa Liat family, Barasi family, Melendez family. Yan. Namisaw natin si Sister Candy Ramos. She is busy po, busy. Yan. Baskigin family, hello. Yan po. Praise God, praise God. Yan. Piquinto family, hello po sa inyo. Lucario family, yan. Eugenio family. Yan. Abukin family. May message ko po kayo mamaya po, Sister Remedios. Salamat po sa inyo pong pag-share po ng blessing. Sa Malyari family, Lingad family, Icaro family, Alarcon family, kay Brother Euro, baka nanonood po kayo ngayon, paramdam po kayo. Si Brother Joey Salvador, hello sa inyong lahat. No, sa lahat po nanonood, to God be the glory. Amen and amen. Good night everyone. See you tomorrow. What? Ako po muli ang magtuturo po, no? No, baka nag-asawa na po kayo sa akin. No, and then sa gabi po, si Brother Louie Reyes ang siya magtuturo sa ating pong evening prayer. And sa Sunday po, 10 a.m., wag po kayo mawawala. And be excited po sa Word of God. Magandang gabi po sa inyong lahat. And I'm so happy and blessed to have you. And we are so blessed, lalo na dahil po sa ating pong Panginoong Jesus. Good night, Lord. Good night, Jesus. Good night, Father God. Good night, Holy Spirit. And we love you so much. Thank you for this online gawain. In Jesus' name, amen. See you tomorrow. Bye. God bless you all. Pakatatag po kayo, ha. Huwag susuko. Kasama natin ang Panginoon. Amen. To God be the glory again. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Amen. 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 Amen.